Ha? Oh, ito, ito. Tingnan niyo ito, papakita ko pa sa inyo. Inendorso ng National Unity Party o NUP si Tacloban City Representative Martin Romualdez para maging House Speaker ng 19th Congress. Sa isang pahayag, sinabi ni NUP spokesman Reginald Velasco na nagkakaisa ang mga miyembro ng partido na ibigay ang kanilang buong suporta kay Romualdez. Naku po, nakakatakot to, nakakatakot. Alam mo kung bakit? Hindi mo nakakatakot. Sabi naman nila, masabi nung mga tinanong ko, may mga tinanong ako dito sa Congress, magaling naman daw talaga ito pagdating sa pamaraan dyan sa Congress. Kaya lang, ang problema, ang boss nito si Gloria. Ha? So, hindi natin alam wait lang ha. Para sure tayo, sure. Siguraduhin ko lang ha. Kasi tinanong natin 'yan eh ha. Ang tanong, So, ang tatanong natin, sino ngayon ang susundan nito ni Romualdez, 'di ba? Hindi na natin alam I really hope. Ako, hoping ako na maayos niya yung Congress. Kasi, naalala nyo, yung talagang magaling lang na noon, yung si Speaker Cayetano noon, yun. So, sana maging ganun. Kasi, matagal naman na itong majority leader. Matagal naman na. Magaling naman daw talaga ito. Kaya lang, hindi natin alam this time kung susundin niya ba si Mayor Sara Duterte o si GMA. Kailan nila sa kanyang mahusay na paglilingkod bilang majority leader ng 18th Congress. Dagdag ni Velasco, napatunayan na rin daw ni Romualdez ang kanyang abilidad bilang consensus builder ng iba't ibang partidong politikal sa Kamara. Ang sabi ng NUP, meron silang 40 bagong halal na kongresista sa 19th Congress. Ang problema ko lang dito, kamag-anak din to ni Marcos. Tapos, ito ah. Kamag-anak to ni Marcos. At may plano daw ako naririnig na magiging Senate President. Narinig ko lang naman, hindi ko sinasabing totoo. Narinig ko lang, nakita ko lang. Hindi ko sinasabing totoo to ah. Ang plano daw si Senator, Speaker President. Senate President. So, Romualdez ang Speaker, Senate President si Aimee, ang Presidente si Marcos, magkakamag-anak. So, hindi na magiging independent ang legislative pagka ganun, 'di ba? Okay din in a sense. Okay? Okay din in a sense na if magaling yung presidente at gusto niya yung mapabilis yung mga batas. Abay maganda. Okay? Maganda 'yon. Maganda mabilis na mapapasa sa Kongreso, mabilis mapapasa sa Senate. Maganda 'yon. Okay? Pero ang problema ko, what if hindi magaling yung itaas. Aba, baka magkarambulan yan. At totoo lang. Baka magkagulo-gulo sila. Ang tatamaan na naman yan, taong bayan. Ang akin lang naman, wala naman problema kung magkaroon sila ng family business dyan. I mean, family kasunduan. As long as they would serve the people. As long as yung papasa nilang batas para mabilis na matulungan ng mga Pilipino, gamitin sana nila. Gamitin sana nila na mapabilis ang mga batas para sa tao. Kasi, eto, in fairness naman, makinig muna tayo ha, bigyan muna natin ng chance ha. In fairness naman po kay Pangulong Duterte, nung hawak niya yung mga kongresista, ang bilis ng batas, lalo na nung panahon ni Senator Cayetano, di ba, ang Speaker Cayetano at that time, ang bilis, pag napasa sa, wala pa, kakautos pa lang ni Pangulong Duterte, kinabukasan, pasado na kasi nag-o-overtime sila, naalala niyo yung time na yon, di ba? Pero, ang problema natin nung time na yon ay yung Senate. Ay, grabe, grabe ang tagal ng Senate noon. Ngayon, mukhang mabilis kasi majority ngayon talagang nasa administrasyon. So sana talaga alam mo yung bumilis po yung takbo ng pagpapapasa ng batas kasi naalala nyo noon pinipigilan yung halimbawa lang yung emergency power na hinihingi para sa DOTR. Di ba pinending ni Grace po yun ng katagal-tagal? Naalala nyo yun? Oh, kaya nga sana nga eh. Kaya nga sinasabi ko nga eh, Ray, hindi naman ho kayo nangikinig sa akin eh. Kasi sabi ko lang, 'di ba? Sabi kasi, boss, wag muna natin husgahan. Ano ba sinabi ko?
Di ba sinabi ko nga, pwede nga maganda, pero pwede rin masama. Kaya nga sana, sana talaga isipin ni Bongbong Marcos yung kapakanan ng taong bayan para mabilis maipasa para sa taong bayan. Di ba ano yung sinabi ko? Ano ba sinabi ko? Ulitin ko. Sabi nito, si Thinking Pinoy raw PCOO. Aba, malamang. Sa totoo lang, sa tingin ko, ako, gusto ko siya mag-PCOO. O, ayan. Gusto ko siyang maging sekretary ng PCOO. Tingnan ko yung yabang niya. Tingnan ko lang. Basta wag niyo lang siyang bibigyan ng pondo, ha? Bakit? Basta, wag lang. Wag lang. Tez Marie Clariane, salamat po. Ah, tuloy natin. Yes. At kabilang sa mga naghayag ng suporta sa paglukluk kay Romualdez bilang speaker, ang kanyang pamangkin, ang nanalong Ilocos Norte 1st District Representative. Alam mo, yan lang yung medyo... It doesn't look good. Sa part na yan, ha. Ako, sana talaga maganda mangyari. Kaya nga sabi ko nga paulit-ulit, eh. Bongbong Marcos, President-elect Bongbong Marcos, prove your detractors na wrong, di ba? Patunayan nyo sa mga ayaw kayong bigyan ng tsansa na mali. Kaya lang, minsan parang nakakaasagwalan tignan, di ba? Nandun yung anak mo, yung speaker, pinsan mo, yung Senate President, kapatid mo. Hindi lang magandang tingnan. Kaya nga sana double effort sila na patunayan sa tao na mabilis ang batas magawa. Diba? Pag mabilis, eh, walang pakialaman tao kahit kamag-anak mo, nanay mo, asawa mo, ilagay mo dyan. As long as mabilis. Yun lang ang akin. Sana mabilis. Na si Sandro Marcos, anak ni Presumptive President Bongbong Marcos. Nag-courtesy call ang nakababatang Marcos kay Romualdez kasamang ilang party list representative. Kasi, eto ah, eh usually, meron pang head ng party list yan. Usually, di ba, meron yung tumatayo. Yung last time, si Romero ang head ng party list. Yung kanyang party list na One Pack Man. Baka this time, maging head ng party list, eh yung asawa niya. Asawa ni Romualdez yung tingog. Hindi kasi ano eh, masagwa lang tingnan. Di ba kaya nga kay Pangulong Duterte noon, ayaw niya? Ayaw na ayaw niya makikialam yung mga anak niya? Oo, mayor yung si Mayor Sara, pero hindi niya nilagay sa gobyerno, hindi niya nilagay yung, hindi, kahit nga si Pulong eh, naalala ko noong time na nagkakagulo sa Congress noon, hindi nangingialam si Pulong. Tahimik lang si Pulong. Di ba? Kasi nga ayaw nga na magkaroon ng yung delikadesa baga, di ba? Eh ngayon, parang naku, parang medyo kamag-anak na ho lahat ang naandyan. Sana lang po, President-elect Marcos, eh mapatunayan nyo talaga na yung pagiging mga kamag-anak nandyan, pati ito si Tingog nandun, yung asawa ni Romualdez, eh, ako yari talaga. Sana lang ho. Anyway.